Ganito lang mga kasabo, nandito po tayo ngayon sa Rockstar German. Kami lang po yung nagkaroon ng chart winner ng Victorino. Ganito po yan yung tsura niya. Tsaka ito, napakaganda po siyang para sa akin. No? Kahit baguhan ka, kahit na wala kang masyadong alam sa pagtatagis, paghasa ng tare, eh magagamit mo siya ng tama. Mayroon po tayo iba-ibang klase dito ng klase ng material ng tare or bakal. Siyempre, hindi mawawala yung capstan na metal natin. And then, sumunod yung solid gen, tapos Momax, tapos Carnas, tapos King Kelder po. Iba-ibang klase po ng metal yung tetestingin natin dito. Yung Victorinos lang po yung gagamitin natin. Kung nakikita niyo po siya, para lang siyang ballpen. Pero ito po yung tinatawag na ceramic. Didemo ko po sa inyo kung paano po siya gamitin, mga kasabo. Ito naman po yung isa, yung pinaka ginagamitan ng blade. Ang kagandaan nito, ang tawag po dito 3-in-1. Paano 3-in-1, mga kasabo? Tingnan niyo siya, yung forma niya. Pwede siya dito para sa talim. Yung guhit sa gitna para sa dulo. Ito po, kung nakikita niyo. May guhit po yan sa gitna. Para sa dulo po yan. And then po, yung gitna po nito, yun po. Imbis na leather ang gagamitin, yung ceramic po nasa sa gitna, igaganon lang po natin yan. Titesting lang natin yan. Yun. Gawa tayo ng sample, mga kasabi, kung paano po siya gamitin. Bali, itong mga to, mga dala nating tare, hindi pa siya masyadong hasana po siya. Pero, siyempre, hindi naman po nawawala yung ribaba ng mga to. May mga ribaba po dito. Subukan natin itong mga to. Paano gamitin dito? Kung kwan talaga siya. Accurate gamitin. Bali to, ginagamit to, kalimitan yung mga US Navy, mga sundalo, pang pocket nila, pang hasa. Ito po yung ginagamit. Sila po yung, kami po yung unang nakapagdala rito. Lalo na po yung Kamstal sa mga taga Germany. Maraming salamat. At ito, affordable na affordable po. Bakit kanyo? Hindi po katulad ng ibang sharpener, yung mga diamond, magkano sila. Umabot ng 3,000 to 3,500. Ito, 1,500 lang po ang isa. Minsan, pag nag-expo kami, may promo pa nangyayari. Pero ngayon, pag kung talaga, 1,500 talaga ang presyo po dito. Yan, try na natin mga kasabong. Unahin na natin yung... Ito na lang unahin natin para mas maganda. Uhuli natin ang Kamstal. Unahin po natin yung black na Carnas. Unahin na natin. Bali, ganito lang po yung paggamit nito. Ayan. Mapapansin nyo, nag-iinto-into po siya. Yun po yung ribaba. Ayan. Bali, kalimitan, pag gumamit ka nito, dahan-dahan lang. And then, yung dulo. Ayan lang. Wala nang masyaming. Tapos, ito yung pinaka-the best dito. Imbis na leather ang gagamitin mo, yung gitna nito, yung ceramic. Ito, gaganito mo lang siya. Ilayin mo lang siya. Ayan. Ayan. Tatlo hanggang lima. Try natin kung kakapit siya. Ayan. Tingnan nyo naman yung mga kasapo kung gano'ng kaganda yung sharpener na yan. Yung dulo, kapit na kapit. Ayan po. Ayan. Nasubukan natin sa Carnas. Subukan naman natin dito sa King Kilder. Para walang kwan, ito. Wala po siya talaga. Try natin ulit. Simple lang ang paggamit nito, mga kasabong. Abang humihinto-hinto po siyang ganyan, ibig sabihin po niyan,
May ribaba pa po siya. Ayan, kung napapansin nyo. Ayan. Ang pinakagustong-gusto ko rito, kompletong-kompleto na siya. Sa isang sharpener lang, kompleto na siya. 3-in-1 na po siya. May pandulo, may pink finishing na po siya. Hindi mo na kailangan yung leather. Ayan. Bali, nung unang nilaunch namin to, siguro nagpadala na dito yung German ng nasa 100 megit o 200 na yata yun. Sinubukan namin okay naman siya. Ayan siya. Ayan. Kung makikita niya po siya. Ayan. Pakaganda nga saan po talaga nito. Hindi siya kamahalan. Murang-mura talaga. Sa worth 1.5, magkakaroon ka ng sharpener na magandang klase na. Si isang sample na lang natin, si Sir Mike Desena ng Palawan Call. Hindi siya marunong mag-tagis. Pero nung ginamit niya to, natuwa siya. Kasi hindi siya nahirapan. Napakasaglit. Nagulat nga siya at napatalas niya daw yung tare. Samantalang kung ibang sharpener po yung gagamitin niya, nawawala po yung talas. Yan, subukan natin ulit dito isa-isa. Anong bakal? Bali, ito po yung bud. Sol and Gen po. Yung bakal nito. Try natin ulit. Pero pinaka-the best para sa akin, ito talaga. Yung gitna nito, yung pang-finish. Ayan. Kasi hindi na hassle eh. Hindi na masyadong maraming dala-dala. Affordable na po siya. Ayan. Talagang kahit anong klaseng bakal lang gamitin, napapatalas niya. Yun ang kagandahan dito sa sharpener na to. Sa totoo lang, kung gusto naming mahalan, pwede rin po. Kaso talagang gusto namin magkaroon ng lahat. Sumunod po yung Momax natin, mga kasapong. Try natin ulit. Try natin dito. Para makita naman. Ayan po. Subukan natin itagis po ulit. I-close up mga idol. Yan. Tignan nyo. Yung sharpener na to, mga kasabong, dito lang po sa amin, sa Kamstall tsaka sa Carlo Tare Maker. Kabilang po yung mayroon nito sa Pilipinas ngayon. Hindi ko lang alam yung mga ibang gun. Tapos ito talaga. Ito talaga pinakadabis dito eh. Hindi mo na kailangan ng letter. Ayan, nakita nyo naman yung sabong. Talagang maganda siya tumalas. Yan, buhay na buhay po yung talim niya talaga. And then, pang main event. Siyempre, yung Kamstall. Ito po yung isa, yung service striker natin. Ito. Ayan. Nakita nyo mga kasabong, lahat ng bakal na ginagawa ko, napatalas niya dito ng maganda. Ito. Try natin ulit. Dan yun naman. Lahat po siya gumanda yung talas. Talagang ibang klase yung one niya. Yung binibigyan na talas. Pinaka the best talaga ito. Para sa akin. Kasi minsan din na kailangan gamitan ng leather. Kasi kapag ginanding ko siya, wala na akong nararamdamang nakatiklop na
may baba dito sa sharp pillar na to. Kasi dito, natatanggal niya yung may baba na naiiwan. Kung titignan nyo, naka-V po siya. Tapos kapag dinaan natin yung talim niya, ayan po, yung talim mismo yung inahasa niya. Ayan. Kaya napakaganda. Kahit na hindi ka ganun kagaling magtagis, talagang mapapatalas mo siya. Ayan. Nakikita niyo po. Yan, mga kasabong. Maraming salamat. Ako muli po pala si Carlo Nicolas na nagmamayari ng Carlo Tari Miguel. And then mga kasabong, imbita na rin po ako sa darating na World Game Ball Expo itong January po 17, 18, 19. Abangan niyo po yan. At maraming po kaming dala ng mga sharpener na to. And then sa mga bakal natin, kompleto naman po, unang-una, Tamstal, mayroon naman at mayroon lagi yan. Lalo sa boot namin, mayroong boot yan, may sariling boot po ang Amstel, may sariling boot din po ako. Kaya abangan nyo po. At mga kasabong, baka abangan nyo po yung gagawin kong promo sa darating na January. Pasalamat ko na rin po sa mga customer natin yan. Baka gawin ko yung promo ko dun sa ginagawa ko tuwing birthday ko. Gagawin ko po itong darating na January. Kaya abangan nyo po kung ano po yung magiging promo na yun. Maraming salamat po sa inyo sa lahat ng tumatangkilik ng Kamstal at Carlo Tarimingan. Maraming salamat. At magandang umaga.